Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Lamang hong sagutin yung sinasabi ni Siyang Gasa. Maari itong Facebook na to ay hindi ko na humaipost at madelete na. Alam mo, Siyang Gasa, ako kasi yung tao na walang makakalkal na kasalanan ko. Una higit sa lahat, hindi ako kriminal, hindi ako scammer na katulad mo, at hindi ako mandarambong na tao. Okay? Yung sinasabi mo ako'y nagtatago at kung saan ako nakatira, andito ako sa Green Meadow. Ayan dyan ako sa swimming pool ko. At never akong umalis dito. Pumupunta lamang ako sa aking opisina dahil may mga pinipirmahan ako mga bagay-bagay. Ayoko sanang patulan ikaw. Pero dahil maraming nagagalit sa'yo, ang pinakamaganda mong gawin, magbago ka. Yung kayabangan mo, kung kumikita, itulong mo sa kapwa mo. At nang maraming matuwa sa'yo. Mga kababayan, hindi na po ako makapag-live. Gawa po ng ang aking Facebook po ay nawawala. So ako, sabi ng mga abogado ko, in behalf of my people, kung ano man yung kaso ko, kung may kaso man ako, haharapin ko ng dalawang bayag ko. Ganun po yun. Ito lang po yung masasabi ko. Kung kasalanan tumulong sa tao, ako ho ay nagkakasala. Ayan. Yun ho yun. So sana, Siyan, ikaw, ang gawin mo sa sarili mo is mag-isip ka, refresh your mind. I pray for you. I pray that the greater architect of the universe with his divine providence grant you guidance, strengthen your heart and hands. So that heart and hands will be fair to think how to help your fellow countrymen. Ayan. Ayon. So, yun lang ang masasabi ko. Mag-isip ka ng tama. Sa panahon natin ngayon, ang kailangan natin ay ang pagtulong sa kapwa. Okay? So, yun lang. Makamulong sa abot ng aking makakaya. Kung ano po yung aking, kung sila po, ay kung ako man po ay may kinaka, kung meron po silang ikakaso sa akin, haharapin po namin ng may muka. Andyan po ang mga abogado ko. Tatabi ko lang. Anytime, kahit saang korte, ako po ay sasagot. At never po akong nagtatago. At wala akong pakialam. Dahil ako po ay hindi kriminal. Wala akong ginawang masama. Hindi ako pumatay ng tao. Hindi ako ng loko. At hindi po ako ng scam. Wala akong dinambong. Okay? Huwag mo kong iparis sa'yo. Okay? Ayan, andito po ako sa bahay. Sa loob ng bahay. Katatanggap ko lamang hunong sulat ng barangay dahil tumawag po yung akin dahil meron daw po akong sulat. So, haharapin ko po yun ng buong tapang. Buong pagmamalaki. Yun po yun. So, hanggang doon na lamang po. Mga kabayan, kanina po nakapamigay naman po tayo ng another 10 tons of rice sa kabuuan kaninang maghapon. So, hindi po, dito lang po 'yon sa NCR at doon po naman sa Cagayan ay 10 sacks po. 'Yun po, 10 sacks tapos ipamimigay po 'yan ni Perla Tumaliwan. 5 kilos each po. Okay? So maraming salamat po. Ito pong live ko na to, sigurado mawawala naman po ito. Pakisave na lang po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Bukas po uli ako tutulong. Mabuhay po kayong lahat. Basta araw-araw po ng buhay ko, ako po ay tutulong. Ipagpapatuloy ko po yung aking challenge dahil alam ko, mas maraming taong tumutulong, mas maraming taong nagtutulong-tulong, mas madali po tayong makaahon.
Magandang gabi po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Muli po mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Pakishare po mabuti itong video na ito dahil ito po ay pinaka-importanteng live ko. Pakishare po. Alam niyo po, ako po ay katatapos ko lamang pong panoorin ang live o ang medyo delayed na po. Katatapos ko lamang pong panoorin ang live ni Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, nararamdaman ko yung pagiging mabuting pinuno mo, Mayor Isko. Mayor, marami na rin po akong commitment sa buong Pilipinas po at dahan-dahan ko pong pinapasilitate yung mga bigas na akin pong ibinabahagi sa mga taong bayan. Pero narinig ko po kayo kanina, Mayor Isko, yung inyo pong tangis, yung inyong hinagpis bilang isang bilang executive ng inyong ng lungsod ng Maynila, na talaga pong gustong-gusto nyo pong tulungan ng Maynila, Mayor Isko. Talaga pong parang ang Maynila po ay kayo. Parang kapag yung sugat ng kapraso ng Maynila ay sugat ding nararamdaman sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon, Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko, kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Nararamdaman kita. Alam mo, Dio, ano po eh. Nararamdaman kita, Mayor. Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganun din naman ako. Pero ako kasi, ako, sa nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ho ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabatikos sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso, ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka na sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi oh, pinagtutulong-tulungan din ako eh. Nung mga taong nasaling ko. Pero ang isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong. Wala akong tinapakang tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Daladala ko yung bayag ko, Mayor. Daladala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayor Isko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Isko Moreno. Mayor, hindi mo na ako kailangang i-PM. Yung pong aking secretary na si Miss Elizabeth Lopez de Leon, pipilitin ko kung makipag-coordinate agad sa inyo. Magpapadala ako ng tulong sa inyo. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa iyo, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay ka, Mayor.